basic. Ano ang karapatan natin bilang mga mamimili? Alam ko ilang beses na natin na pag-usapan din ito, pero kailangan talaga ipaalala. Pasadahan lamang ba natin? Madami ito eh, but we want to zero in doon po sa intensified enforcement. Ano po? Pero pasadahan nga natin, Yusek Ruth, ano yung mga karapatan natin bilang mga mamimili? Okay, sige. We actually have 8 basic rights. Kaya lang, mauubos yung oras yes. natin, Cheryl, if we discuss that one by one. Uh-huh. Basic na lang, basic needs. Yeah, that's the first right, actually. We have the right to information, correct information, hindi lang basta information yung bibigay sa atin, education, health, pati yung redress and yung pag-redress ng grievance. That's also one of the basic rights. So in sum, i-summarize ko lang to, the Consumer Protection Act, the Consumer Act of the Philippines, nagbibigay sa atin ng basic na karapatan ng consumer, whether for goods or services na binibili natin, meron tayong karapatan for repair, replacement at refund. Yung repair, pag may nabili kang defective, ipapa-repair mo. Pag hindi na repair, kailangan palitan nila. Pag hindi nila kayang palitan, i-refund nila. Whether for goods or services, applicable yun, Cheryl. So yun yung pinaka-basic na karapatan natin bilang consumer. Kanina lang sinasabi mo, ang daming nasasakop, sabi nga nyo ni Yusek Boy, malawak yung sakop ng karapatan ng isang consumer. Pero nandyan kayo, kailangan ma-enforce, no? Paano nyo pinoprotektahan yung karapatan namin? Ng mga mamimili, ng lahat ng mamimili po, ano yung mga ginagawa, gaano kahirap yung pagpapatupad ng consumer protection, lalo na ito, nitong pandemya? Nako, Cheryl, ayan, nandiyan si Yusek Boy, madidinig niya lahat. Actually, the Consumer Protection Group, parang ano na siya, parang kompleto siya, it's all in one. Meron tayong Bureau of Philippine Standards, ito yung mga gumagawa, yung bureau na gumagawa ng standards ng yung kalidad ng mga produktong binibili natin, whether it's a small item kagaya ng helmet, yung helmet na ginagamit pang motorsiklo, and then yung up to bakal, up to semento, up to salamin, yan lahat yan ginagawa ng Bureau of Philippine Standards. Sila yung nagpo-promulgate ng anong dapat na sundin sa manufacturing at sa finished product, anong dapat na maging standards niya. And then we have the Consumer Policy and Advocacy Bureau. Ito naman yung bureau na in charge sa paggawa ng mga polisiya involving the consumer. Kagaya ng, ito yung bureau na gumawa ng implementing rules and regulations, halimbawa ng the gift checks law. Hindi ba yung no expiration ng gift oo, checks? Dati, na, oo, dati. Oo, pag dati mayroon yan, yes, but if you buy it for value, hindi siya pwedeng mag-expire. Kasi ang ibig sabihin, pag nag-expire yung gift check, nag-expire yung pera mo. Mm-hmm. Eh, hindi naman nag-expire ang pera. So, dapat hindi mag-expire yung gift check. Pati yung No Shortchanging Act. These are just examples ng mga polisiya na ginawa natin. Yung No Shortchanging Act naman, hindi ba, kunyari, may binili ka, at may sukli kang piso or sabihin natin 25 centavos kasi maliit na lang. Ang ibabayad, ang isusukli sa'yo, candy. Hindi pwede yun. Yes, that's right. So, yun yung bureau naman. Ito yung Consumer Policy and Advocacy Bureau na in charge dyan, pati na rin sa education ng consumers. Lahat tayo. That's why we conduct webinars din, consumer care webinars, twice a week. Sinimulan natin to nung pandemic kasi dati, physical yung consumer education na ginagawa natin, iniikot natin yung buong bansa para makarating tayo sa mga lugar na kailangan ng consumer education. Nung pandemic, nag-online tayo. Kaya parang mas madali nating nagagawa at mas marami tayong naaabot na nakikinig, nagpa-participate dun sa webinars natin. Mm. Anong pasok dun sa consumer education na ginagawa po ninyo?
Nako, lahat yan, of course, we teach them ano muna yung basic na karapatan natin bilang consumer. Pero syempre, as consumers, hindi naman tayo puro karapatan. Meron din tayong responsibilidad. Kumbaga, meron din tayong pananagutan as consumers sa sarili natin, sa ibang mamamili, at pati na rin sa business establishment. So, ito yung isa sa mga tinuturo natin sa kanila, even how to reach out to business establishments. Paano ba sila makakapagparating ng reklamo nila? Kung hindi kayang i-resolve ng business or kung ayaw i-resolve ng business, pwede na silang pumunta sa DTI para matulungan natin, ma-facilitate yung complaint nila. And then yung standards, tinuturo natin sa kanila ano ba ang kailangan mong hanapin pagka bumibili ka ng produkto. Especially the products under the mandatory list ng DTI, ito pag sinabing mandatory, ibig sabihin dapat sundin yung standard na yon. Mandatory siya. Pagka hindi siya sumunod, may violation yun sa batas. Kagaya ng appliances, halimbawa bibili tayo ng electric fan, merong ICC sticker yan kung imported siya, kung local siya, may PS mark. Yung ICC sticker, import commodity clearance, yung PS mark is the product standard mark na nagpapatunay na dumaan sa testing itong mga produkto na to. So kung wala nun, ibig sabihin hindi dumaan sa proseso ng DTI, hindi natin na-test kung magiging safe pa siya para sa consumer o hindi, dapat hindi natin pipilian. So these are among the things that we discuss in our consumer education program. No. Medyo madami siya. Sharing kaya bilisan ko. Sorry kasi ang daming Daryl, pwede ba akong sumingit ng tanong kay Yusuf Ruth? Kasi tatanong ko lang ito, alam mo na, walang kamatayang katanungan. Tama raw ba na ang the customer is always right? Oo. Lagi yan, di ba? Parang, excuse me, customer is always right. Di ba? Pag mainit na yung ulo mo yung mga bumibili. Pero, di ba, tama, pwede, nagagamit pa ba yun? Pero kasi, di ba, Yusuf Boy, dun sa pag-explain kanina ni Yusuf Ruth, may limitasyon at may responsibilidad din tayo. Hindi na lang por ilagi mong ginagamit yung the customer is always right. Meron ka pang pamewang na ganyan pag medyo ano ka na. Actually, Yusuf Boy and Cheryl, first time ako natanong kung totoo ba yun or kung tama ba yun. Pinahirapan mo, Yusuf Boy. Hindi ko rin masagot kasi marami din tayong advice sa consumers na sinasabi na a lot of times ang negosyo hindi mo ang business hindi mo kailangan awayin. Pwede kang makipag-usap sila ng maganda, halimbawa kasi yung replacement natin at yung return, di ba sabi, no return no exchange, pero may mga ano yon, may mga conditions din yon. Yes. Oo. Kung ang dahilan mo ng pag-return o ng pagbalik ng produkto ay nagbago lang ang isip mo or ay hindi mo na pala siya type, uh-huh. Diba? Pagdating mo sa bahay, yun hindi pwede. Kasi dapat hindi kasya sa'yo or nagkamali ka ng kulay or mali yung binigay sa yung produkto or defective yung produkto, sira, hindi gumagana or kung ano mang dahilan. Ito yung mga reasons kung bakit papayagan nila ang return. Pero kung whimsical or capricious ang dahilan, hindi na pwede. But, so hindi mo yun dapat i-insist as consumer. Ang gagawin natin, pakiusap na lang, miss, pwede bang palitan ko to kasi hindi ko siya magagamit dahil hindi pala bagay sa akin. Alam mo yun? Mm-hmm. Yung lahat naman nakukuha sa magandang pakiusap. That's why I will not say that the customer is always right or should always be right. Kasi merong mga kapritsyoso na din. Yes. May mga kapritsyo na din tayo na hindi na siya karapatan pero gusto pa rin natin i-insist. Abay, papatayin po natin yung mga negosyo kung ganyan din.